feel good. Trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. What is up, guys? Good morning and good day, good evening sa lahat. Dito sa Qatar, meron po kami samahan sa church, hindi sa HomeBoys. Hindi namin alam kung ilang batch po kami. And we have a solid group na naging brotherhood talaga ang dating. May pananampalataya. So yun ano, tag dito, isa ng kakapitan natin. So ngayong araw na to, no, isa sa mga kasamahan namin ay uuwi. So masaya at malungkot ang aming naramdaman. Masaya dahil makapili niya na yung family niya. Malungkot dahil wala na siya dito sa samahan namin. Which is isa sa mga kasamahan namin na talagang active. Makakapili niya na siyempre yung kanyang pamilya. Dito natagal din siya bilang OFW. So mabibigyan natin ng pagkakataon para makilala niyo siya. Maybe sa next month or sa next generation daw, pero sa next few days or few weeks, maaaring makikita niyo na rin siya sa YouTube. Hindi ko alam, pero kung tutuhanin mo, nasasayo na. Nandito lang si Ramsdell, magsasamot. So, yun ano. Ipapakilala ko muna ang isang naming kasamaan sa HomeBoys. Pogi! Pogi! Presence of God inside. Anong Pogi? Eto, ano natin kung anong naging experience niya dito sa Qatar. Tanungin natin kung ilang taon na rin siya. At ano ang mga... I mean, parang yung sa lahat. Ilang taong ka na dito sa Qatar bago ka mag-for good. So, yun ano, lahat naman ng OFW, temporary lang naman sa bawat bansa. So, ngayon, anong feeling niya kung sa pag-uwi niya, anong feeling niya at anong gagawin pa niya doon sa kasama yung family niya. Eto si Brother Jason, pakilala ko muna. At future, ayun. Eto na siya. Hello guys! Nakakawa talaga. Hindi po ako sanay magsalita sa camera. Unang tanong. Ilang taon na? Sabi niya, ilang taon na. But, kidding aside po, sabi niya nga sa iyo, sa HomeBoys, sabi nga namin dito, marami kasing ministry and church. Pero hindi naman kasi natin alam kung mapagbago kung saan talaga tayo mapupunta ng ministry. But siyempre, as every Christian, privilege lagi naman na kung may ministry ka ng mga masasamahan. Kasi yun yung mag-ministry na magtutulong sa atin as we grow as a Christian. Siguro as member of HomeBoys, karoon kami ng solid, sabi nga nila yung solid brotherhood na kasi si Christ yung center namin. Start as hindi naman talaga close kasi first time nagkita-kita. Although some of ko HomeBoys is co-worker. Pero siyempre hindi ka naman talaga kahit na makatrabaho mo or sometimes nga yung kahit kapatid mo hindi mo naman talaga magiging ka-close or mag-open up. Pero dito kasi sa ano ng HomeBoys namin, parang naging more than brothers. And siyempre, di ba kasi lahat parang na-share mo na. Kasi na-share mo na lahat yung family background mo, yung family story mo, family. Lahat naging open kami kasi. Kaya siguro yun yung one reason also kung bakit naging solid yung sama na dyan. Nag-remind, nag-review. Siyempre, kasama mo sa prayers. Siyempre, maswerte ako kasi naging part ng HomeBoys. Sabi ko nga,
akalain na as in yung as born again Christian. Lagi naman akong tumatakas dati, pero sabi nga pag si Lord yung ano sa'yo, wala akong magagawa kahit anong gawin mong pagtakas, di ba? Gagaya ni Jonah, di ba? Maraming ways na ginawa para lang makatakas, pero sumunod pa rin siya kasi wala naman talagang makakatakas ko sa calling. Pero huwag masyado seryoso, ha? Pero syempre, as part ng HomeBoys, syempre nandun pa rin yung tao naman tayo. Syempre, medyo andun pa rin talaga yung sabi nga, habang nagsaserve ka kay Lord, syempre, hindi maiwasan, hindi may wala namang natisod sa amin na dahil sa biruan namin is nawala. Nawala sa ministry or umalis or hindi na nagpakita sa church dahil sa biruan namin. Pero thankful kay Lord, wala naman. Pero sabi ko nga nung ano, pasalamat ka, pasalamat talaga na nakilala yung bawat isa. Ito hanggang ngayon magkakasama. Pero as Kuya Romel introduced na alis na nga ako, balik na ako sa Pilipinas for good. Pero syempre masaya na malungkot. Sabi nga, kasi syempre yung 4 years, more than 4 years ako nandito na tapos sa church, siguro more than 3 years, almost 4 years na rin before ako, kasi kararating ko lang dito naka-full church na agad. So yun, matagal-tagal kami magkakasama, malungkot, pero is panandalian lang sa dito sa abroad kung saan lang tayo sa mapunta. Pero ang mahalaga kasi is na alam natin na pag-uwi man, magkalayo-layo man, is yung samahan na nabuo, yun yung sana hindi mawala. Kasi hindi naman, we will never know, kasi small world naman, di ba? Hindi naman porket umuwi na, ay there is no possibility. Mas maraming possibility na magkita pa rin kasi small world. Malay natin, di ba? Kahit hindi man sa Pinas or sa ibang bansa, magkikita at magkikita ka. Or kung hindi man, siyempre, as promised ni Lord, as mga servant niya, di ba? Alam na natin kung saan tayo magkikita-kita. Hindi man tayo pala rin magkita muli sa lupa, di ba? Alam na natin yan. As si promised to us na yung mga tapat sa kanya is makakasama niya. So, praying and hopefully, yes! One message, pwede namang puntahan. Ito, medyo malaba-aba na yung aking nasasabi. Pero, magsasanay na rin ako sa camera para kung sakali man lagi na online. Kasi new normal tayo ngayon eh. New normal, hindi pwede more gatherings, di ba? So, mostly sa hindi na makakapag face-to-face. So, kailangan magsanay na rin, maumarap sa camera, pero mahihayin po talaga ako. Kaya, syempre, praying for, syempre, support naman tayo lahat sa mga brothers natin. As sabi ko nga, mga sila, start mag-vlog. Dalawa na po yung aming vlogger na ano eh, na member ng, ano, ng HomeBoys. So, support po natin, pero siyempre, bilang kami, brothers, support kami dyan. Thank you all. Support po natin si Kuya Romel. Maraming pong salamat. And stay pogi. Diba? Presence of God inside po. Hindi po talaga yung literal na pogi. Kasi wala po tayo. Yun lang po.